Mga economic frontliners naman sa ilang bayan ng Sikihor ang sinadya ng outreach team ni Senador Bongo ang mga ahensya ng pamahalaan na mahagi rin na hiwalay na tulong pinansyal, pangkabuhayan at scholarship para sa ating mga kababayan. Narito ang report. Sa dalawang anak, humuhugot ng lakas at inspirasyon si Lovelyn ng Sikihor para ipagpatuloy ang pagpupursige kahit hirap kumita ang maliit niyang tindahan dahil sa limitadong galaw ngayong may pandemya. Sa ganitong pandemya po ngayon, ang ginagawa ko lang ay gawing inspirasyon na aking dalawang anak magpatuloy at hindi mag-give up. Sa tatlong araw na serye ng distribusyon ng ayuda mula sa tangkapan ni Senador Christopher Bongo at ng ahensya ng pamahalaan, kabilang si Lovelyn sa nabigyan ng tulong. Senator Bongo, maraming salamat. Malaking tulong na po lalo na sa aming mga sari-sari store na naapektuhan ng sobra ngayong panahon ng pandemya. Aabot sa 6,000 mga economic frontliners sa mga bayan ng Sikihor, La Rena, Maria, Lazi, Enrique Villanueva at San Juan sa lalawigan ng Sikihor ang nabigyan ng tulong. Mensahe ng senador sa kanila, sana hindi na maulit ang malungkot na Pasko noong nakarang taon dahil may bakuna na ngayon kontra COVID-19. Ang bakuna ang susi o solusyon para hinay-hinay na makabalik sa atong normal na panginabuhi. Unta malipayon ang atong Pasko karong tuiga. O na hangyo min Presidente Duterte sa inyo, salig mo sa bakuna. Ayaw mo kahadlok sa bakuna. Mahigit 29 milyong doses na ng bakuna ang naituro kung saan higit 16 milyon ang mayroon ng unang dose habang mahigit sa 12 milyon ang fully vaccinated na para maibsan kahit papano ang paghihirap ng mga maliliit na negosyante at ordinaryong manggagawa sa Sikihor. Namahagi ang outreach team ni Senador Go ng mga pagkain, mask, face shield at vitamins kasama ang ilang bike, sapatos at computer tablets para sa ilang nangangailangan. Bukod sa tulong ni Go, ang DSWD ay namigay ng pinansyal na tulong. Suporta naman sa pangkabuhayan ng dala ng DDI, habang scholarship sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang hatid ng TESDA. Kaya si Lola Anastasia nagpaplano na kung saan gagamitin ang natanggap na pera. Pasalamat ako na mayroong tulong si Senator Bongo at ito'y magamit ko kung makaano ako ng biik, kasi mahal niya naman ang biik, ito siguro manok na lang. Pagkain ng mga hayop, magamit ko rin po ito sa kakunting magluto-luto ng mga saging, banana kio. Ngayon, minsan ginagawa ko. Kayo po ang nagbibigay lakas sa amin na makapagservisyo pa po upang malampasan natin itong krisis na ating kinakaharap. Kailangan lang natin magtulungan, magbayanihan at magmalasakit po sa ating kapwa Pilipino.